Hindi daw ako para sa'yo. Pagdudusahan mo yung pagmamahal mo. Love hurts. Alam ko. Sa pag-usap nila Dave at Paco ay pareho silang walang idea kung sino ang nag-blackmail kay Paco. Sinabi ni Paco na paimbisigahan niya ang bagay na yon at ipapahanap niya kung sino ang nasa likod nito. Maging si Dave ay mag-iimbisiga din sa bagay na yon at giniit niya na kapag lumabas yon ay apektado silang lahat na pwedeng mawala ang farm at masisira ang reputasyon nilang pamilya na pati si Cherry Red ay masasaktan ng husto kapag nalaman niya ang bagay na ito. Pero sinabi naman ni Paco na nakalabas na dahil may iba nang nakakaalam sa sekreto nila. Sinabihan ni Dave si Paco na kailangan niyang manalo bilang mayor dahil kapag nanalo ito ay pwedeng matigil ang bagay na yon dahil magkakaroon siya ng power at connection para patayin ang sekreto nila. Ngayon lang ang tanging paraan para maligtas ang pamilya at ang relasyon nila ni Cherry Red na kapag nanalo siya ay maaaring hindi na mailabas ang sikreto nila habang buhay. Sobrang nag-alala si Paco kay Cherry Red kaya gusto niyang ikulong ang kanyang asawa sa mansyon para mapigilan siya sa pag-iimbestiga dahil natatakot ito na baka kung anong mangyari kapag nalaman niya ang katotohanan. Tinanong ni Dave kung ano ang intensyon ng nagpapadala ng email at sinabi ni Paco na dahil sa pera. Nag-alala si Paco na baka kay Cherry Red sila mag-email o baka sa kanya nila sabihin lahat ng tinatago nila dahil hindi niya ito laging nababantayan at hindi alam nila Dave at Paco na nakikinig din si Drew sa kanilang pag-uusap. Sinabihan ni Dave si Paco na mag-focus siya sa pagiging mayor at siya na ang bahala kay Cherry Red at siya ang magbabantay sa kanya para mailalayo niya sa sekreto nila at hiniling niya kay Paco na magtiwala ito sa kanya para sa pamilya nila. Pumayag naman si Paco sa pagkakataon na yon dahil ayaw niyang mawala sa kanya ang kanyang asawa. Habang nasa kusina naman si Dave at umiinom ng tubig ay pinuntahan siya ni Drew at sinabing si Mang Lando pa rin ang ipinag-uusapan nila ni Paco sabay sabing narinig niya ito. Sinabi na ni Dave kay Drew na alam na ni Paco na may kinalaman sila sa pagkamatay ni Mang Panyong pero ang alam niya ay ang papa nila ang pumatay at hindi niya alam na si Drew ang pumatay at ang problema nila ngayon ay kung sino ang nakakaalam sa sikreto nila dahil may nang blackmail kay Paco at ginagamit niya ang buhay ni Mang Panyong para makakuha ng pera sa pamilya Estrella. Sobrang natakot si Drew sa nalaman dahil hindi nila alam kung sino ang taong yun. Naalala naman ni Dave na ang papa nila ang gumawa noon ng paraan kaya baka isa sa mga naging tao niya ang may kapakanan. Natakot si Drew na kapag sumabog yun ay siya ang malalagot kaya sinabihan ni Dave na dapat hindi malaman ni Cherry Red kaya nagdesisyon silang hanapin ang mga old files ng dating tao ng kanilang papa. Habang sila Zep, Colleen at Becca kasama ng katim nila ay nangangampanya, ay dumating naman si Belle at nagkumustahan sila ni Becca na naging dahilan na nabalisa si Zep. Sinabi naman ni Belle na siya na ang campaign manager at pinuri siya ni Colleen. Sinabihan ni Belle si Zep na nasa kabilang street si Governor at Paco at kailangan nila itong salubungin. Sumama naman si Zep kay Belle pero dinala siya ni Belle sa loob ng black van upang akitin ito na hindi alam ni Zep na may plano si Belle na mag-record ng sex video nila at umahan na pala ito ng tamang panahon. Galit na din si Governor dahil hindi na niya mahagilap si Florabel dahil mag-uumpisa na ang kampanya nila. Saktong dumating sila Paco, Cherry Red at Dave at binati ni Governor si Paco na siya na ang susunod na mayor ng General Luna at sinabihan niya si Dave na magsasalita ito upang ikampanya ang kanyang kapatid na pumayag naman agad si Dave. Maging si Cherry ay nagsalita sa araw na yan. Habang pinilit ni Florabel si Zep na kahit sinasabi niyang andoon si Colleen, pero sinabihan ni Florabel na hindi sila makikita sa loob dahil tinted ang mga bintana nito. Kahit anong pigil ni Zep ay wala siyang nagawa at pinatulan na si Florabel. Nasaktong napadaan sila Becca at Colleen at huminto sa mismong tapat ng van kung saan andoon sila Belle at Zep. Nang nakaalis na ang mga ito ay saktong binuksan ng isang tauhan ni Governor ang pintuan ng van kung saan muntik nang nalaglag si Florabel. Habang si Drew ay naghanap ng mga old files ng papa nila upang malaman ang mga dati nitong tauhan na posibleng siya ang nasa likod ng email nang biglang dumating si Tori na kinagulat ni Drew kaya nalaglag ang ibang files at tinanong ni Tori kung okay lang siya. Sabay pulot sa mga files at mismong nakita niya ang file ng kanyang tatay na maging siya ay balisa dahil alam niyang ang tatay niya na dating tauhan ni Don Freddy ay isa siya sa inutusan ng Don na magtapon sa bangkay ni Mang Panyong sa dagat at sila ang nang-blackmail kay Paco upang makakuha ng pera at makipaghiganti sa mga Estrella.
Niyaya ni Drew si Tori na magmeryanda at siya ang sagot sa babayaran nila, sabay tinanong naman ni Tori kung ano ang hinahanap niya pero sinabi ni Drew na wala yon at mga dating files sa opisina. Habang nasa mansyon na sila Paco kasama si Governor ay may tumawag sa kanya at pinaalam na sa computer shop sinend ang email. Napansin ng Governor na balisa si Paco kaya nilapitan niya ito at tinanong kung may problema at sinabi ni Paco na may nang blackmail sa kanya. Pero sinabihan ni Governor na masanay na ito dahil normal yun sa politika pero sinabi niyang gusto niyang malaman kung sino yung nanghahala sa kanya na narinig naman ni Chereret. Nang nakaalis na sila Governor ay pinuntahan ni Chereret si Paco upang tanungin kung may nanghaharas sa kanya. Pero sinabi ni Paco na wala yun at politika lang. Sinabi ni Chereret na kahit anong gawin ng ibang tao ay wala silang makikitang dumi ni Paco at sa pamilya Estrella unless may bagay na hindi niya alam na ikinagulat ni Paco. Mababasa na ni Chereret ang sulat at malalaman na ng mga Estrella ang tunay na may sala pero magtutulungan sila upang maitago kay Chereret ang sikreto pero hindi na nila ito mapipigilan. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang mga advance episode ng A Family Affair. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe sa aking channel. Marami pong salamat.